Kaninang alas 10 ng gabi, huling namataan yung sentro ni Bagyong Hana sa layong 600 kilometers silangan-hilangan-silangan ng Itbayat, Batanes. Isa itong typhoon category na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 120 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 150 kilometers per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At makikita natin dito sa ating latest satellite images na may dalawa pa tayong bagyo na binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una ito nga si Bagyong Saula na dating siguring ay patuloy na gumagalaw pakanluran papalayo sa ating bansa. Wala na itong direktang epekto sa atin. At pangalawa ito namang si Severe Tropical Storm Kirogi na nasa labas rin ng ating Area of Responsibility. Patuloy naman itong gumagalaw generally northwestward papalayo sa ating bansa. At itong tatlong bagyo na ito ang nagpapairal sa ating southwest monsoon o hanging habagat na nagdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at ang kanlurang bahagi ng Visayas. At para naman sa magiging galaw at lakas itong si Bagyong Hana sa mga susunod na araw, inasahan natin na si Hana ay posibleng makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility between Sunday evening and Monday morning. At for the next 24 hours at sa mga susunod pang mga araw, magpapatuloy yung paggalaw ni Hana, yung generally westward or west-northwestward na paggalaw nito over the Philippine Sea, east of extreme northern Luzon. At magpapatuloy yung paggalaw na ito hanggang Linggo. At pagsapit ng Sunday evening or Monday morning, posible itong maglandfall sa east coast ng Taiwan. At once nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, itong si Hana, posible itong gagalaw almost stationary sa bahagi ng Taiwan Strait at posible itong maglandfall muli sa bahagi ng mainland China. Inaasahan natin na between these periods na kung nasaan itong si Hana sa Taiwan Strait, magpapatuloy yung generally weakening trend o yung paghina ng nasabing bagyo. At para naman sa magiging epekto nitong si Hana sa ating bansa, unlikely or maliit yung chance na magdulot itong si Hana ng direktang pag-ulan o yung heavy rainfall sa anumang bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. At sa mga malalakas naman na hangin na dala nitong bagyo, inaasahan natin na less likely rin na magdulot ito ng severe winds o yung mga malalakas na bugso ng hangin sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit hindi natin tinatanggal yung posibilidad na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 sa bahagi ng Batanes kung may mangyaring southward shift o yung bahagyang pagsubsob ng track ng bagyo. So patuloy po tayo umantabay ng mga succeeding tropical cyclone bulletins na iniisyu ng pag-asa ukol sa sama ng panahon na ito. Less likely rin o yung maliit yung tsansa na magkaroon or magdulot itong si Hana ng maalong kondisyon ng karagatan sa anumang bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. At para naman sa heavy rainfall o yung mga pag-ulan na dala ng habagat, dahil nga may binabantayan tayong bagyo or may tatlong bagyo na nagdudulot ng or yung nagpapairal ng ating hanging habagat, namely itong si mga bagyong Typhoon Saula na dating siguring, si Bagyong Hana na nasa loob ng ating Area of Responsibility, at itong isa pang bagyo na Severe Tropical Storm na may international name na Kirogi ay nagdudulot or pinapairal itong habagat ang nagdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at western section ng Visayas. At ngayon pa lamang, nagdudulot na itong southwest monsoon o habagat ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So starting tonight hanggang Sunday night, makaranas tayo ng moderate to heavy rain. So makikita po natin sa table na ito, ito yung column na ito, itong 50 to 100 millimeters, katamtaman hanggang sa malalakas na buhos ng ulan ang ating inaasahan sa mga areas ng Abra, Benguet, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, at Batangas. Magpapatuloy-tuloy mga pag-ulan na ito starting tonight hanggang sa Sunday night, samantalang heavy to intense rains naman o yung mga malalakas hanggang sa matatinding buhos ng ulan ang ating inaasahan dito sa Metro Manila, sa bahagi ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. Pagsapit ng Sunday night hanggang Monday night, ay bahagyang hihina yung mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, at Occidental Mindoro. Gayunpaman, asahan po natin sa mga areas na nasa table, na ito, nananatiling mataas yung tsansa ng mga biglang pagbaha at pagguho ng lupa, posible rin yung pag-apaw ng ating mga ilog at dalampasigan, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan
na mararanasan. Kaya iba yung pag-ingat po sa ating mga kababayan sa mga lugar na ito. At patuloy po tayo mag-monitor ng mga rainfall advisories o yung mga heavy rainfall warnings na posibleng i-issue ng ating PAGASA regional centers sa ating mga lokalidad. Sa mga malalakas sa bugso ng hangin naman, nadala nitong habagat na pinapairan nga nitong mga bagyo. Inaasahan natin na starting today hanggang Sunday as well as sa Monday, makaranas tayo ng malalakas na bugso ng hangin sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa mga areas ng Batanes, Babuyan Islands, sa Ilocos Region, Cordillera, Nueva Vizcaya, sa bahagi ng Zambales, Pampanga, Bataan, Aurora, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, sa Mimaropa, sa malaking bahagi ng Bicol Region at Western Visayas, makaranas po tayo ng malalakas na bugso ng hangin sa mga susunod na araw. So asan pa rin po natin yung mga gusty winds kahit na wala po tayong wind signal na nakataas sa anong bahagi ng ating bansa. Itong habagat naman yung magdudulot ng gusty conditions sa Luzon and Western Visayas. At sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala mang direktang epekto itong sea condition. Itong habagat rin o yung southwest monsoon na pinapairan nitong mga bagyo ay nagdudulot ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan sa malaking bahagi ng Luzon at ilang areas ng Visayas. So namely, itong mga coastal areas ng Luzon, makikita natin dito sa diagram na ito, as well as yung area na ito, itong Western Visayas area, as well as yung portion ng Northern Samar, may nakataas po tayong gale warning sa mga area na yan. Kaya sa ating mga kababayang mga isda at may mga maliliit na sasakyang pandagat, kung maaari ay huwag pumunta tayong pamalaot dahil inaasahan natin na magpapatuloy itong maalon hanggang sa napakaalong karagatan na dala ng habagat. Posible rin po yung mga ating sea travel suspensions, kaya mag-antabay rin po tayo sa mga gale warning na ini-issue ng PAGASA sa mga susunod na araw.